Sa King's Landing, nagsimula ang mahabang paghahari ni Jaehaerys I Targaryen maalab. Ang batang hari ay nahaharap sa maraming problema nang siya ang mamuno sa 7 kaharian, ngunit 2 ang mas malaki kaysa sa lahat, ang kaban ng bayan ay walang laman at ang utang ng korona ay tumataas, at ang kanyang lihim na kasal, na naging hindi gaanong lihim kasama ng sa bawat araw na lumilipas, nakaupo tulad ng isang garapon ng napakalaking apoy sa isang apuyan, naghihintay na sumabog. Ang parehong mga katanungan ay kailangang harapin, at mabilis. Ang agarang pangangailangan para sa ginto ay nalutas ni Rigo Draz, ang bagong Master of Coin, na nakipag-ugnayan sa Iron Bank ng Braavos at sa mga karibal nito sa Tir Ash at Myr upang ayusin ang hindi isa kundi 3 malalaking pautang. Sa pamamagitan ng paglalaro sa bawat bangko laban sa iba, nakipag-usap ang Lord of Air bilang mga paborebling termino na maaring inaasahan. Ang pag-secure ng mga pautang ay may isang agarang epekto, nagawang ipagpatuloy ang trabaho sa Dragon Pit, at muli ang isang maliit na hukbo ng mga tagapagtayo at mga stonemason ay dumagsa sa burol ng Rhaenys. Panginoon Rigo at ang kanyang hari ay parehong natanto na ang mga pautang ay isang stopgap panukala sa pinakamahusay na, gayunpaman, maaaring pabagali nila ang pagdurugo ngunit hindi nila titigilan ang sugat. Buwis lamang ang makakagawa nito. Ang mga buwis ni Lord Celtigar ay hindi magsisilbi, walang interes si Jaehaerys sa pagtataas ng mga bayarin sa port o pagdurugo ng mga inkip. Hindi rin siya basta-basta hihingi ng ginto sa mga Panginoon ng Kaharian, gaya ng ginawa ni Maegor. Sobra na, at ang mga Panginoon ay babangon. Walang mas mahal kaysa sa pagtigil ng mga paghihimagsik, ang pahayag ng hari. Ang mga Panginoon ay magbabayad, ngunit sa kanilang sariling kalooban, binubuwisan niya ang mga bagay na gusto nila, mainam at mamahaling bagay mula sa kabilang dagat. Silk ay bubuwisan, at samite, tel ang ng ginto at tel ang pilak, mga batong hiyas, mirish lace at mirish tapestries, mga alak na pampalamuti, ngunit hindi mga alak mula sa arbor palamuti ang mga kabayong buhangin, ginintuan na mga timon at filigreed na baluti mula sa mga manggagawa ng Tir Ash, lis, at pentos. Ang mga pampalasa ay bubuwisan ng pinakamabigat sa lahat, ang mga peppercorn, clove, saffron, nutmeg, cinnamon, at lahat ng iba pang mga pambihirang pampalasa mula sa labas ng Jade Gates, na mas mahal kaysa sa ginto, ay magiging mas mahal pa rin. Binubuwisan namin ang lahat ng bagay na nagpayaman sa akin, sabi ni Lord Rigo. No man can claim to be oppressed by these taxes, paliwanag ni Jaehaerys sa maliit na konseho. Upang maiwasan ang mga ito, kailangan lamang ng isang tao na talikuran ang kanyang paminta, ang kanyang sutla, ang kanyang mga perlas, at hindi na niya kailangang magbayad ng kahit isang singit. Ang mga lalaking nagnanais ng mga bagay na ito ay labis na nagnanais ng mga ito, gayunpaman. Paano pa ipagmalaki ang kanilang kapangyarihan at ipakita sa mundo kung sino sila mayayamang tao? Maaari silang mag-squo, ngunit magbabayad sila. Ang mga buwis sa pampalasa at sutla ay hindi ang katapusan nito. Naglabas din si Haring Jaehaerys ng bagong batas sa mga crenellations. Ang sinumang Panginoon na gustong magtayo ng bagong kastilyo o palawakin at ayusin ang kanyang kasalukuyang upuan ay kailangang magbayad ng mabigat na presyo para sa pribilehiyo. Ang bagong buwis ay nagsilbi ng 2 layunin, ipinaliwanag ng kanyang grace kay Grand Maester Benifer. Kung mas malaki at mas malakas ang isang kastilyo, mas natutukso ang Panginoon nito na suwayin ako. Iisipin mong maaari silang matuto mula kay Black Heron, ngunit napakaraming hindi nakakaalam ng kanilang kasaysayan. Ang buwis na ito ay magpapapahina sa kanila sa pagtatayo, habang ang mga dapat magtayo anuman ang maaring mapunan ang ating kaban habang inaalis nila ang kanilang kaban. Nang magawa ang lahat ng kanyang makakaya upang ayusin ang pananalapi ng korona, ibinaling ng kanyang grasya ang kanyang atensyon sa isa pang malaking bagay na naghihintay sa kanya. Sa wakas, ipinatawag niya ang kanyang reyna. Si Alysanna Targaryen at ang kanyang dragon, si Silverwing, ay umalis sa Dragonstone sa loob ng 1 oras ng kanyang pagtawag, pagkatapos na mawalay sa hari ng halos kalahating taon. Ang natitirang bahagi ng kanyang sambahayan ay sinundan ng barko. Sa oras na ito, kahit na ang mga bulag na pulubi sa mga eskinita ng Flea Bottom ay alam na sina Alysanna at Jaehaerys ay ikinasal na. Ngunit para sa kapakanan ng kagandahang loob, ang hari at reyna ay natulog ng magkahiwalay para sa 1 buwan, habang naghahanda para sa kanilang 2 kasal.
ang hari ay hindi nais na gumastos ng barya na wala siya sa isa pang gininto ang kasal, na kasing ganda at tanyag ng kaganapang iyon. 40,000 ang nakasaksi sa pagpapakasal ng kanyang ina kay Lord Rogar. 1,000 ang nagsama-sama sa Red Keep para makitang kunin muli ni Jairis ang kanyang kapatid na si Alisana bilang asawa. Sa pagkakataong ito ay si Septon Barth ang nagpahayag sa kanila na lalaki at asawa, sa ilalim ng Iron Throne. Si Lord Rogar Baratheon at ang Dowager Queen na si Alisa ay kabilang sa mga nakatayong saksi sa pagkakataong ito. Kasama ang mga kapatid ng kanyang Panginoon na sina Garen at Ronald, sila ay bumalik mula sa Storm's End upang dumalo sa seremonya. Ngunit ito ay isa pang kasal na panauhin ang pinaka-nakatuwang usapan, ang Reyna sa Kanluran ay dumating din. Dahil sa mga pakpak ng Dreamfire, lumipad si Rhaena Targaryen para makita ang kanyang mga kapatid na ikinasal, at para bisitahin ang kanyang anak na si Arya. Ang mga kampana ay umalangaw-ngaw sa buong lungsod habang ang mga ritual ay natapos, at isang paglipad ng mga uwak ang umakay sa bawat sulok ng kaharian upang ipahayag ang masayang pagsasama na ito. Ang ikalawang kasal ng hari ay naiiba sa una sa isa pang mahalagang paggalang, sinundan ito ng kama. Si Reyna Alisana, sa mga susunod na taon, ay magdedeklara na ito ay sa kanyang pagpipilit, handa na siyang mawala ang kanyang pagkadalaga, at wala na siyang gustong itanong kung siya ay, tunay, nakasal. Si Lord Rogar mismo, nalasing-nalasing, ang nanguna sa mga lalaking naghubad sa kanya at dinala siya sa higaan ng pangkasal, habang ang mga kasamahan ng Reyna na sina Janice Templeton, Rosamund Ball, at Prudence at Prunella Seltiger ay kabilang sa mga gumawa ng karangalan para sa hari. Doon, sa isang canopied bed sa Maegar's Holdfast in the Red Keep of King's Landing, ang kasal ni na Jaehaerys Targaryen at ng kanyang kapatid na si Alisana ay natapos sa wakas, tinatakan ang kanilang pagsasama sa lahat ng panahon sa harap ng mga mata ng mga Diyos at tao. Sa wakas sa paglilihim, ang hari at ang kanyang hukuman ay naghintay upang makita kung paano tutugon ang kaharian. Napagpasyahan ni Jairis na ang marahas na pagsalungat na si Malubong sa kasal ng kanyang kapatid na si Aegon ay may iba't ibang dahilan. Ang pagkuha ng pangalawang asawa ng kanilang tiyuhin na si Maegor noong 39 na ak, bilang pagsuway sa High Septon at sa sarili niyang kapatid, si Haring Aenys, ay some ire sa maselang pagkakaunawaan sa pagitan ng Iron Throne at ng Starry Sept, kaya ang kasal ni na Aegon at Rhaena ay naging nakikita bilang isang karagdagang pagkagalit. Ang pagtuligsa sa gayon ay nagdulot ng apoy sa buong lupain, at kinuha ng mga espada at bituin ang mga sulo, kasama ang isang bilang ng mga banal na Panginoon na higit na natatakot sa mga Diyos kaysa sa kanilang hari. Si Prinsipe Aegon at Prinsesa Rhaena ay hindi gaanong kilala sa mga maliliit na tao, at sinimulan nila ang kanilang pag-unlad ng walang mga dragon sa malaking bahagi dahil si Aegon ay hindi pa dragon rider, na naging dahilan upang sila ay mahina sa mga mandurumog na sumulpot sa kanila sa mga ilog. Wala sa mga kondisyong ito ang inilapat kina Jairis at Alisana, doon hindi magiging pagtuligsa mula sa Starry Sept, habang ang ilan sa mga pinakamadasalin ay nakikialam pa rin sa tradisyon ng Targaryen ng pag-aasawa ng magkakapatid, ang kasalukuyang High Septon, ang High Lickspittle, ni Septon Mon, ay maawain at maingat, hindi gustong gisingin ang mga natutulog na dragon. Ang mga espada at bituin ay nasira at ipinagbabawal, sa wall, kung saan ang 2,000 dating poor fellows ay nagsusuot na ngayon ng mga itim na balabal ng Night's Watch, mayroon ba silang sapat na bilang upang maging mahirap, kung gayon sila ay hilig at hindi mauulit ni Haring Jairis ang pagkakamali ng kanyang kapatid nila layong makita ang lupain na kanilang pinamumunuan, upang malaman ang mga pangangailangan nito mismo, upang salubungin ang kanyang mga Panginoon at gawin ang kanilang hakbang, upang hayaan ang kanilang mga sarili na makita ng maliliit na tao, at marinig ang kanilang mga pagdadalamati, ngunit saan man sila pumunta, ito ay magiging kasama ang kanilang mga dragon. Para sa lahat ng mga kadahilan ng ito, naniwala si Jairis na tatanggapin ng kaharian ang kanyang kasal, ngunit hindi siya isang lalaking pinagkakatiwalaan sa pagkakataon. Ang mga salita ay hangin, sabi niya sa kanyang konseho, ngunit ang hangin ay maaring magpaliyab ng apoy. Ang aking ama at ang aking tiyuhin ay nakipag-away ng mga salita sa pamamagitan ng bakal at apoy. Maglalaban tayo ng mga salita sa mga salita, at aalisin ang apoy bago sila magsimula. At sa pagsasabing, ang kanyang biyaya ay hindi nagpadala ng mga kabalyero at mga taong sakdal, kundi mga mangangaral.
Sabihin sa bawat lalaking makakasalubong ninyo ang kagandahang loob ni Alisana, ang kanyang matamis at banayad na kalikasan, at ang kanyang pagmamahal sa lahat ng mga tao sa ating kaharian, malaki man o maliit, utos ng hari sa kanila, ang pito ay lumabas sa kanyang utos, tatlong lalaki at apat na babae. Sa halip na mga espada at palakol, sila ay armado lamang ng kanilang talino, kanilang tapang, at kanilang mga dila. Maraming kwento ang sasabihin tungkol sa kanilang mga paglalakbay, at ang kanilang mga pagsasamantala ay magiging mga alamat, lumalaki ng malaki sa proseso, tulad ng paraan ng mga alamat. Isa lamang sa pitong tagapagsalita ang kilala ng mga karaniwang tao sa kaharian nang sila ay umalis, walang mas kaunti kaysa kay Reyna Eleanor mismo, ang itim na nobya na natagpo ang patay si Maegor sa Iron Throne. Nakasuot ng kanyang reyna na kasuutan, na lalong lumalabag sa araw-araw, si Eleanor ng House Costain ay naglalakbay sa Reach na nagbibigay ng mahusay na patuto sa kasamaan ng kanyang yumaong hari at ang kabutihan ng kanyang mga kahalili. Sa mga susunod na taon, isuko ang lahat ng pag-aangkin sa Maharlika, sasali siya sa pananampalataya, sa kalaunan ay tumataas upang maging Ina Eleanor sa dakilang Mother House sa Lannisport. Ang mga pangalan ng iba pang anim na lumabas upang magsalita para kay Jairis ay malapit nang maging kasing sikat ng reyna. Tatlo ang mga batang Septen, Tusong Septen Baldrip, natutunan si Septen Rolo, at mabangis na matandang Septen Alphen, na nawalan ng mga pailang taon na ang nakalilipas at dinala kung saan-saan sa isang magkalat. Ang mga babaeng pinili ng batang hari ay hindi gaanong pambihira. Si Septa Isabel ay napanalunan ni Reyna Alisana habang nagsisilbi sa kanya sa Dragonstone. Ang maliit na Septa Violante ay kilala sa kanyang husay bilang manggagamot. Kahit saan siya magpunta, sabi nga, gumawa siya ng mga milagro. Mula sa Vale nang galing si Inay Maris, na nagturo sa mga henerasyon ng mga ulilang babae sa isang mother house sa isang isla sa daungan ng Galtown. Sa kanilang paglalakbay sa buong kaharian, binanggit ng pitong tagapagsalita ang tungkol kay Reyna Alisana, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kabutihang loob, at ang kanyang pagmamahal sa hari, sa kanyang kapatid, ngunit para sa mga septe na iyon, nagmamakaawang kapatid, at mga banal na kabalyero at Panginoon na humamon sa kanila nang binanggit ang mga CP mula sa The Seven-Pointed Star o ang mga sermon ng High Septens noong nakaraan, mayroon silang handa na sagot, isa na ginawa mismo ni Jairis sa King's Landing, na tinulungan ni Septen Azwak at lalo na Septen Barth. Sa mga susunod na taon, ang Citadel at ang Starry Sept ay parehong tatawagan itong Doctrine of Exceptionalism. Ang pangunahing prinsipyo nito ay simple. Ang pananampalataya ng pito ay isinilang sa mga burol ng Andalus noong unang panahon, at tumawid sa makipot na dagat kasama ng mga Andals. Ang mga batas ng pito, gaya ng nakasaad sa sagradong teksto at itinuro ng mga septa at septen bilang pagsunod sa ama ng mga tapat, ay nagutos na ang kapatid na lalaki ay hindi sumiping sa kapatid na babae, ni ang ama sa anak na babae, ni ang ina sa anak, upang ang mga bunga ng gayong mga unyon ay mga kasuklam-suklam sa mga mata ng mga Diyos. Ang lahat ng ito ay pinagtibay ng mga exception A-list, ngunit sa kavit na ito, ang mga Targaryen ay naiiba. Ang kanilang mga ugat ay hindi sa Andalus, ngunit sa Valyria noong unang panahon, kung saan ang iba't ibang mga batas at tradisyon ay namumuno. Kailangan lamang silang tingnan ng isang lalaki upang malaman na hindi sila katulad ng ibang mga lalaki, ang kanilang mga mata, ang kanilang buhok, ang kanilang tindig, lahat ay nagpahayag ng kanilang pagkakaiba. At nagpalipad sila ng mga dragon. Sila lamang sa lahat ng tao sa mundo ang binigyan ng kapangyarihang paamuhin ang mga nakakatakot na hayop na iyon, nang dumating ang Doom sa Valyria. Isang Diyos ang gumawa sa ating lahat, Andals at Valyrians at First Men, Septen ipahayag ni Alphen mula sa kanyang magkalat, ngunit hindi niya kami ginawang magkatulad. Ginawa niya ang Leon at ang Oryx din, parehong marangal na hayop. Ngunit ilang mga regalo ang ibinigay niya sa isa at hindi sa isa, at ang leon ay hindi mabubuhay bilang isang oryx, ni isang oryx bilang isang leon. Para sa iyong paghiga sa iyong kapatid na babae ay magiging isang mabigat na kasalanan, sir, ngunit hindi ka dugo ng dragon, hindi hihigit sa akin. Kung ano ang ginagawa nila ay kung ano ang palagi nilang ginagawa, at hindi para sa atin na hatulan sila. Sinasabi sa atin ng alamat na sa isang maliit na nayon, ang mabilis na isip na si Septen Baldrick ay nakaharap ng isang matipunong hedge knight, minsan ay isang poor fellow, na nagsabing, oo,
At kung gusto ko ring manligaw sa kapatid ko, mayroon ba akong pahintulot? Ngumiti ang Septen at sumagot, pumunta ka sa Dragonstone at umangkin ka ng dragon. Kung magagawa mo iyon, sir, ako mismo ang magpapakasal sa iyo ng kapatid mo. Narito ang isang kaguluhan na dapat harapin ng bawat mag-aaral ng kasaysayan. Sa pagbabalik-tanaw sa mga bagay na nangyari sa nakalipas na mga taon, masasabi nating, ito at ito at ito ang mga sanhi ng nangyari. Nang magbalik-tanaw, mga bagay na hindi nangyari, gayunpaman, mayroon lamang tayong hula. Alam namin na ang kaharian ay hindi bumangon laban kina Haring Jairis at Reyna Alisana noong 51 ak tulad ng laban kina Aegon at Rhaena 10 taon na ang nakaraan. Ang bakit nito ay hindi gaanong tiyak. Ang katahimikan ng mataas na Septen ay nagsalita ng malakas, walang alinlangan, at ang mga Panginoon at mga karaniwang tao ay pagod na sa digmaan, ngunit kung ang mga salita ay may kapangyarihan, hangin man o wala, tiyak na ang 7 tagapagsalita ay may bahagi rin. Bagamat masaya ang hari sa kanyang reyna, at masaya ang kaharian sa kanilang pagsasama, hindi nagkamali si Jairis nang makita niyang haharapin niya ang panahon ng pagsubok. Ang pagkakaroon ng muling paggawa ng konseho, pinagkasundo sina Lord Rogar at Reyna Alisa, at nagpataw ng mga bagong buwis upang maibalik ang kaban ng korona, nahaharap siya sa kung ano ang magiging pinakamahirap na problema niya, ang kanyang kapatid na si Rhaena. Mula nang umalis siya sa Lyman Lannister at Casterly Rock, si Rhaena Targaryen at ang kanyang naglalakbay na hukuman ay gumawa ng sarili nilang maharlikang pag-unlad, binisita ang Marbrands ng Ashmark, ang Rhines ng Castamere, ang Leffords sa Golden Tooth, ang Vances sa Wayfarer's Rest, at panghuli ang Pipers ng Pink Maiden. Saan man siya lumingon, bumangon ang parehong mga problema. Lahat sila sa una ay mainit-init, sabi niya sa kanyang kapatid, nang makipagkita siya sa kanya pagkatapos ng kanyang kasal, ngunit hindi ito tumatagal. Alinman sa akin ay hindi tinatanggap o masyadong malugod. Si Dreamfire ang nagpapa-excite sa kanya, mas gusto siya, at sila ang pinakanagnanasa sa mga dragon na hindi ko sila ibibigay, ngunit saan ako pupunta? Narito, mungkahi ng hari. Bumalik ka sa korte, at mamuhay magpakailanman sa iyong anino. Kailangan ko ng sarili kong upuan. Isang lugar kung saan walang Panginoon ang maaaring magbanta sa akin, magpalayo sa akin, o manggulo sa mga kinuha ko sa ilalim ng aking proteksyon. Kailangan ko ng mga lupain, mga tao, isang kastilyo. Mahahanap ka namin ng mga lupain, sabi ng hari, magtayo ka ng isang kastilyo. Ang lahat ng mga lupain ay kinuha, lahat ng mga kastilyo ay inookupahan, sagot ni Rhaena. Ngunit may isa akong inaangkin, dot mas mahusay na angkin kaysa sa iyo, kapatid. Ako ang dugo ng dragon. Gusto ko ang aking ama, upuan, ang lugar kung saan ako ipinanganak. Nawalang sagot si Haring Jairis, nangako lamang na isasaalang-alang ang bagay. Ang kanyang konseho, nang ibigay sa kanila ang tanong, ay nagkakaisa sa kanilang pagsalungat na ibigay ang ancestral seat ng House Targaryen sa balo na reyna, ngunit wala ni isa ang may mas mabuting solusyon na mayaalok. Matapos pagnilayan ang bagay, muling nakipagkita ang kanyang Grace sa kanyang kapatid na babae. Ako bibigyan kanya ng Dragonstone bilang iyong upuan, sinabi niya sa kanya, sapagkat wala ng lugar na mas angkop para sa dugo ng dragon. Ngunit hahawakan mo ang isla at ang kastilyo sa pamamagitan ng aking regalo, hindi sa pamamagitan ng karapatan. Ang aming apo ay ginawa ang 7 kaharian sa isa na may apoy at dugo, hindi ko magagawa at hindi ko gagawin silang dalawa sa pamamagitan ng pag-ukit sa iyo sa isang hiwalay na kaharian ng iyong sarili. Ikaw ay isang reyna ayon sa kagandahang loob, ngunit ako ay hari, at ang aking sulat ay tumatakbo mula sa Old Town hanggang sa Pader, at sa Dragonstone din. Are we of one mind on this, sister? Are you so uncertain of that iron seat that you must need have your own blood bend beneath you, kuya? Binatukan siya ni Rhaena, so be it. Bigyan mo ako ng Dragonstone at isang bagay pa, at hindi na kita guguluhin pa. Isa pa, tanong ni Jairis. Arya, I want my daughter restored to me. Tapos na, sabi ng hari, maaring masyadong nagmamadali, dahil dapat tandaan na si Arya Targaryen, isang batang babae na 8 taong gulang, ay ang kanyang kinikilalang kahalili, ang tagapagmana ng Iron Throne. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan ng desisyong ito ay hindi malalaman sa mga darating na taon. Para sa nuns ito ay tapos na, at ang reyna sa kanluransa.
Isang stroke ay naging reyna sa silangan, nagpatuloy ang taon ng walang karagdagang krisis o pagsubok habang sina Jairis at Alisana ay nanirahan sa pamamahala. Kung ang ilang miyembro ng maliit na konseho ay nabigla nang ang reyna ay nagsimulang dumalo sa kanilang mga pagpupulong, sila ay nagpahayag ng kanilang mga pagtutol sa isa't isa lamang, at hindi nagtagal kahit na, dahil ang batang reyna ay napatunayang matalino, mahusay na magbasa, at matalino, isang malugod na boses sa anumang talakayan. Si Alisana Targaryen ay nagkaroon ng masasayang alaala ng kanyang pagkabata bago masungkit ng kanyang tiyuhin na si Maegor ang korona. Sa panahon ng paghahari ng kanyang ama, ginawa ni Aenys, ang kanyang ina, si Reyna Alisa, ang korte na isang magandang lugar, na puno ng kanta, panoorin, at kagandahan. Ang mga music hero, mummer, at bard ay nagpaligsahan para sa kanyang pabor at sahari. Ang mga alak mula sa arbor ay umaagos na parang tubig sa kanilang mga kapistahan, ang mga bulwagan at bakuran ng Dragonstone ay umalangaw sa pagtawa, at ang mga kababaihan ng hukuman ay nasilaw sa mga perlas at diamante. Ang korte ni Maegor ay naging isang mabangis, madilim na lugar, at ang rehensya ay nag-alok ng kaunting pagbabago, dahil ang mga alaala ng panahon ni Haring Aenys ay masakit sa kanyang balo, habang si Lord Rogar ay isang martial temperament at minsan ay ipinahayag na ang mga mummer ay hindi gaanong pakinabang kaysa sa mga unggoy, para sa, sila ay parehong prance tungkol sa, pagulong-gulong, caper, at squeal, ngunit kung ang isang tao ay sapat na gutom, siya ay makakain ng isang unggoy. Gayunpaman, nilinga ni Reyna Alisana ang panandaliang kaluwalhatian ng korte ng kanyang ama, at ginawa niyang layunin na gawing kumikinang ang Red Keep na hindi kailanman nangyari noon, pagbili ng mga tapis area at carpet mula sa Free Cities at pagkomisyonang ng mga mural, statuary, at tilay work, upang palamutihan ang mga bulwagan at silid ng kastilyo. Sa kanyang utos, sinuklay ng mga lalaki mula sa City Watch ang Flea Bottom hanggang sa matagpuan nila si Tom the Strummer, na ang mga mapanuksong kanta ay nagpasaya sa hari at sa mga tao sa panahon ng War for the White Cloaks. Ginawa siyang court singer ni Alisana, ang una sa marami na hahawak sa tungkuling iyon sa mga darating na dekada. Nagdala siya ng isang alpa mula sa Old Town, isang kumpanya ng mga mummer mula sa Braavos, mga mananayaw mula sa Lys, at binigyan ang Red Keep ng unang tanga, isang matabang lalaki na tinatawag na good wife na nakadamit bilang isang babae at hindi kailanman nakita nang wala ang kanyang mga kahoy na, anak, isang pares ng matalinong inukit na mga puppet na nagsabi ng ribald, nakakagulat na mga bagay. Ang lahat ng ito ay ikinalugod ni Haring Jairis. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang ikinatuwa niya ng kalahati kaysa sa Reg Along ibinigay sa kanya ni Reyna Alisana makalipas ang ilang buwan, nang sabihin niya sa kanya na siya ay nagdadalantaw. Asterisk si Sir Oren Baratheon ay hindi na bumalik sa Westeros. Kasama ang mga lalaking sumama sa kanya sa Old Town, tumawid siya sa Free City of Tirash, kung saan siya naglingkod kasama ang Archen. Pagkaraan ng isang taon, pinakasalan niya ang anak na babae ng Archen, ang pinakakasambahay na inaasahan ng kanyang kapatid na si Rogar na ikasal kay Haring Jairis bilang isang paraan ng pagtiyak ng isang alyansa sa pagitan ng Iron Throne at ng Free City. Isang matapang na dalaga na may asul berde na buhok at mapang-akit na paraan, hindi nagtagal ay binigyan siya ng asawa ni Sir Oren ng anak na babae, kahit na may ilang pagdududa kung ang babae ay tunay na kanya, dahil tulad ng maraming kababaihan ng Free City siya ay malaya sa kanyang pabor. Nang matapos ang termino ng kanyang ama bilang Archen, nawala rin si Sir Oren sa kanyang posisyon at napilitang umalis sa Tirash papuntang Myr, kung saan sumali siya sa Maiden's Men, isang libreng kumpanya na may partikular na hindi magandang reputasyon. Siya ay pinatay sa lalong madaling panahon sa pinagtatalunang lupain, sa panahon ng pakikipaglaban sa Men of Valor. Wala kaming alam sa kapalaran ng kanyang asawa at anak na babae.